Hello guys, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated tayo sa mga latest happenings sa DepEd. Magandang araw, mahal kong mga kapamilya sa DepEd. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pinakakaraniwang mga query na nakuha noon sa mga nakarang linggo na ibinahagi sa kanila. Ang pinakaunang tinalakay ay tungkol sa ating SRI. Sa kumakailang pagpupulong sa Mancom, ito yung kanilang napag-usapan. Una, iginit muli ng ating butihing sekretary ang pangangailangan kagyat na kilalanin ang sa mga teaching at non-teaching positions sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamataas na SRI na maibibigay ng pondo ng DepEd. Sinabi niya na ang mga serbisyo na nagawa ng aming trabahador upang maihatid ang pinaghalong diskarte sa pag-aral ay kapansin-pansin at dapat talagang bigyan ng pagkilala. Pangalawa, inilahad ni Ms. Sibilia sa ating butihing sekretary at sa mga membro ng Mancom ang mga pamantayan at kondisyon ng order ng pangasiwa upang bigyan ang SRI at bibinigay ang kabuuang pinagsama-sama ng pagtitipid o savings mula sa mga serbisyo ng tauhan o mga detalyadong bahagi ng mga rehiyon at tanggapan ng sentral sa pool at ang binago o naayos na pondo ng MOE na aprubahan ng DEM sa pamamagitan ng paglabas ng SARO. Naghihintay lamang sila para sa pagbabahagi sa PS na pagtipid ng isang pang-rehiyon noong nakaraang Biyernes. Pangatlo, ang kabuuang savings na maaaring magawa ng DepEd ay pantay-pantay na ibinabahagi ng lahat ng mga karapat-dapat na regular na empleyado at tinatayang aabot sa isang pare-parehong rate na 5,000 hanggang 6,000 SRI bawat empleyado. Ang pangwakas na rate ay matutukoy bukas habang kukunin natin ang panghuling kabuuang karapat-dapat ng mga empleyado para sa buong DepEd. Ito ang tatalakayin natin para bukas sa mga issue. Pang-apat, ang ulat ay naaprubahan ng kalihim at paglabas ng naida-download na pondo para sa SRI sa mga rehiyon ay magsisimula Linggo ng Enero 18. Ang lahat ng mga opisyal na pananarapi ay naatasan na mag-download ng pare-parehong pondo sa mga tanggapan ng Divisyon ng Paralan or SDO upang may pamahagi ito sa lahat at karapat-dapat ng mga empleyado sa nasasakupan nito. Okay, dito na tayo sa pangalawa. Ang pangalawang napag-usapan ay ang pagtaas ng ating sweldo para sa fiscal year 2021. Okay, makinig tayo. Nakabinbin ang pagpapalabas ng DBM sa pagbibigay ng pagtaas ng sweldo para sa taong 2021. Okay, ang ating payroll para sa Enero 2021 ay dapat pa rin ang kasalukuyan o umiiral na rate ng sweldo or bawat grade o salary grade natin sa sweldo at hakbang na naaayon sa posisyon hanggang December 2020. Letter B, Notice of Salary Adjustment upang may patupad ang bago, tumaas na sweldo ng rate ng sweldo at ipoproseso at may issue sa bawat regular na empleyado ng DepEd sa sandaling matanggap natin ang opisyal na tagubilin mula sa DBM. Pangatlo, ang pagtaas ng sweldo ay epektibo simula Enero 2021 at ang pagtaas ng sweldo na dapat nating matanggap simula sa Enero hanggang sa mapalabas natin ang Notice of Salary Adjustment or NOSA ay makakaipon at maging pagsasaayos ng sweldo na babayaran sa mga empleyado. Ang pagsasaayos ng sweldo na dapat bayaran sa bawat empleyado ay dapat ibigay kapag mayroong tagubilin at kunan ng pondo mula sa DBM. Dapat nating maunawaan na may mga proseso para sa pagtaas ng sweldo upang magkabisa at magbayad sa simula ng taon. Letter D. Ang D na ito ay dugtong o napasa ilalim pa rin ukol sa pagtaas ng sahod. Ang pagtaas ng sweldo o sahod ay isang nakasisiguro na benepisyo tulad ng aprubahan sa batas ng budget para sa 2021. Hinihintay lamang nila ang circular and official instruction from DBM. Pangatlo, ang sunod natin pag-usapan ay tungkol sa ating PBB 2019. Ang pagsusuri ng pagiging karapat-dapat sa 2019 PBB ng DepEd ay nagpapatuloy pa rin sa AO25 Task Force o hindi ang DepEd ang nagbibigay ng PBB
Letter B. Ang bawat panibagong update na nakuha ng ating mga opisyal, malaki ang posibilidad ng DepEd ay maging karapat-dapat sa PBB 2019. Inasahan nila na lahat, kasama ang mga posisyon na hindi nagtuturo, ay maging karapat-dapat para bigyan. Sa letter C, kapag ang anunsyo mula sa AO 25TF na karapat-dapat ang DepEd para sa PBB 2019, ilalabas ang DBM, ng DBM ang pundo ng PBB sa bawat kaukulang tanggapan ng rehiyon ng DepEd na kumplito at may mga patunay na dokumento para sa PBB. Ang pundo at paglabas ng PBB ay hindi na dadaan sa DepEd Central Office or CO or dumidiretso ito sa ating mga DepEd regional offices para sa pagproseso at paglabas. At ang panghuling pahayag ay inaasahan niya ang lahat ay magkakaroon ng isang matahimik na pagtatapos ng linggo at lahat ay handa o nakahanda upang gumana o magtrabaho para sa susunod na linggo. Gawin nating lahat ang ating mga gawain ng may lakas at puso. Alalahanin natin na ang ating trabaho ay hindi magiging madali, ngunit it will be all worth it. Habang nakikita natin ang kanilang bahagi sa misyon ng DepEd, na ito ay direkta na mabubuo sa pamamagitan ng lahat ng ating mga mag-aaral at stakeholders. Sandali lang mga kaguro, ito ay karagdagang impormasyon sa mga bagay na ginagawa ng DepEd sa sandaling mailabas ang AO 37. Mayroong patuloy na negosasyon sa mga ahensya ng pangangasiwa upang payagan ng DepEd na maabot ang pinapayagang maximum na rate ng 10,000 pesos bawat empleyado. Liham sa DepEd upang pahintulutan ang bawat rehiyon o dibisyon na tratuhin bilang isang ahensya upang mabayaran nito ang pagkakaiba o kakulangan ng paunang ESRI kumpara sa maximum na 10,000 pesos na maaaring payagan kung ang regional office or RO at SDO ay may sapat na savings upang sakupin ito. Humingi din sila ng tulong upang mapalawak ang pagbibigay ng ESRI na lampas sa timeline ng 2020 upang makilala ang mas maraming mapagkukunan ng pondo at upang makahanap din ng iba pang mga pondo magagamit sa labas ng DepEd. Bukas, mga panibagong issues na naman ang pag-usapan natin. Sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging update tayo sa mga latest happenings sa DepEd. God bless!